Again, this is Babysitter Rita and welcome to my channel. Bali ngayon, discuss ko naman sa inyo or i-share ko naman po sa inyo yung bagay na nakatulong sa akin para mag-bloom ako after kong manganak. Kasi nung nagbuntis po ako, ang nangyari po sa akin is nangitim po ako. So, hindi ako katulad ng ibang mga babae na kapag nagbubuntis, nagbo-blooming sila. Gumaganda sila. Tapos, ang gaganda ng mga kutis nila. Ako, nung time na nagbuntis ako, ang itsura ko ay ito. Yan. So, yan. Nangitim ako. Nangitim talaga ako ng todo na nagbuntis ako. Tapos, ang dami mga tumubo sa akin dito sa liig, dito sa mukha, kung ano-ano. Dahil, effect yun nung pregnancy ko, nung time nagbuntis ako dito sa baby girl ko. Pero, sabi nga nila, kakaiba ako nung nagbuntis ako. Kasi, di ba, minsan nakikita daw kasi sa itsura kung ano yung gender ng baby. Pero sa akin, since babae yung baby ko, hindi ako ganun kaganda. Umitim ako, tapos parang lalaki yung pinagbubuntis ko, pero babae siya. Babaeng babae. Ayun, tapos, makita nyo dito, yan, yung mga itsura ko na yan, grabe. So, parang ano, malayo pa lang ako, nakikita na naman itim ako. Tapos, kasi tamad din naman kasi ako pagdating sa mga kung ano-anong pagpapaganda, kung ano-anong pahid-pahid. Hindi ako gano'n na patulad ng iba na masyadong masipag sa pag-kuskus. Ako, nung time na nagbuntis ako, although naliligo naman ako, feeling ko okay na ako noon. Yung pagkatas ng maligo, ganyan, okay na. Hanggang sa, yun na nga, nakita ko, yung mga pictures ko lately, sabi ko, parang panakita ko kasi sa phone ko, sabi ko, ay, ito pala yung itsura ko noon, nabuntis ako. Sabi ko, parang anlayo sa itsura ko ngayon. So, naisip ko, nakatulong sa akin yung rice pearl na to ni Miss Dada Bustos. Kasi, after ko pong manganak, nag-take ako nito kasi ang purpose ko nito is kasi nalaman ko rin kasi nakaka-balance siya ng nakaka-relax siya ng katawan. So inisip ko, bagay na bagay kasi syempre 'di ba, pagka panganak ko pa lang medyo ano ka pa noon, pagod ka pa syempre, magdadiri-iri ka pa noon, tapos yung 'di ba yung kailangan pag-uwi mo ng bahay, yung monitor mo yung baby mo, di ba? Puyat-puyat ka pa pagdating sa gabi. Tapos, ang daming, syempre, nagpapadede ako noon. Kaya yung oras ng gising namin, minsan gabi, minsan umaga, tulog siya, tapos buong gabi, dedede siya. So, tinry ko to since natanong ko naman din kay Miss Jaja kung pwede siyang i-take since nagpapa-breastfeed ako. So, safe naman po siya. Safe naman po siya sa akin, safe din kay baby, nung time na tinake ko to. Then, wala naman sa isip ko na yun sana agad-agad pumuti ako, hindi ganun. So, parang tinake ko lang siya, para nga lang kasi is yung mabalance nga yung katawan ko, mabalance yung sarili ko. Dahil, syempre, di ba, lagi kang, yun nga, sabi ko nga sa inyo, puyat. So, mag-a-adjust pa yung katawan mo. So, ang naging effect siya sa akin, maganda yung naging effect niya. Kasi bukod dun sa, napansin ko nga ngayon na nag-iba nga yung kulay ko. Na since maliit pa ako talagang, hindi ako ganun kaputi. Nakatulad ng ibang mga babae na mapuputi talaga sila. Tapos, ako maitim talaga ako. Nakuha ko yung kulay ko sa side ng tatay ko. Pero yung mother ko kasi maputi talaga siya. So, ayun, then, after ko siyang, ayun, nag-take ako nito 2 times a day, then sinabayan ko rin siya ng vitamin C ito. Tapos, marami po nakitang na-experience na benefits sa kanya. Yun na yung nag-iba nga yung kulay ko. So, ito na po yung kulay ko ngayon. Ayan, diba? Ayan yung kulay ko ngayon. Tapos, bukod sa naka-relax siya ng katawan ko nung time na tinitake ko siya at hanggang ngayon tinitake ko po siya, na nabalance din niya yung hormones ko. Tapos, bukod doon,
na-experience ko rin na ano na na nag-boost yung immune system ko. Simula po kasi nung nagbuntis ako, nung nanganak ako, hindi ko pa na-experience na nagkaroon ako ng nasinipon ako, which is yun talaga yung laging nagiging sakit ko before ano ko eh meron akong rhinitis. So every time na makakaamoy ako ng something na hindi ano na hatching ako ng hatching. Pero nung nag-take po ako nito, naging okay naman yung immune system ko. Hindi ko pa na-experience na nagsipon-sipon ako. So feeling ko naka-boost din siya, nakatulong din siya sa pag-boost ng immune system ko. Tapos bukod po doon, nung time na tinitake ko siya, since herbal po siya, diba, nagpapadede ako, so okay siya, naging okay siya sa akin, okay din sa pagpapadede ko. Then, nakita ko rin na, nakakapag-bloom siya, diba, nakakapag-bloom siya ng skin, kasi sabi niya daw dito, meron siyang effect na i-remove niya po yung mga stain, tapos yung acne, i-prevent po niya. So, nung time na nag-take po ako nito, hindi ako naka-experience ng po nagkaroon ako ng mga pimples. Tapos, kasi before nun talagang lagi yan, nagkakaroon ako ng pimples dahil gawa ka ng tamad akong maglinis ng mukha kapag minsan pag nasa bahay, ganyan. Wala. Hindi ako tulad nung iba na masyado silang maingat pagdating sa mukha nila, kasi 'di ba yung iba ayaw nilang ta-touch nila yung mukha nila gamit yung hands nila dahil gawa nga ng marumi nga daw yun kasi masyado daw sensitive yung mukha natin. So hindi ako katulad noon, masyado akong wala akong pakialam kasi actually kasi puro mga kapatid ko puro mga lalaki, so ako lang yung nag-iisang babae, so parang may pagka boyish ba na hindi ako talagang masyadong maano pagdating sa mga pagpapaganda. Tapos ayun, pero pagdating sa mga pag nakikita ko na yung mga ibang babae, ang gaganda nila, ang grabe yung kutis nila, nahihingit ako. Pero ako naman, tamad naman ako magpaganda. Tapos yun, kasi nga, di ba, nakita ko ngayon mga pictures ko nung nakaraan. Sabi ko ganun, ang ganda pala yung effect ng rice pearl capsule. Tapos nito ko lang napansin na nag-iba yung kulay ko. Ayun, wala na yung mga black. Yung dito meron kasi ako before dito yung mga makakatipay nung nagbuntis ako. Pero nung time na pagkapanganak ko, nung nag-take na ako, wala na yung mga makakatipas. Wala na yung mga mark nung nagbuntis ako. Tapos yan, ito na ako ngayon. Yan na yung itsura ko ngayon. Hindi katulad nung nakaraang year. Yung picture ko na nasa ilalim ng Christmas tree, ayan. Ano yan, December din yan. Pero ngayon, ito na. December, ito na yung itsura ko. Kaya, safe na safe po siya. Saka masasabi ko talaga, effective talaga siya. Kasi since, ito na po yung effect na sa akin. So, patuloy pa rin akong gagamit. Kasi, nakita ko na maganda yung effect niya sa katawan ko. Tapos, may effect din pala to na sa mga ibang babae na nakakapagpalaki ng boobs. So, we'll see. Sana nga na ma-experience ko rin yung mga ganun na malalaki yung boobs katulad ng iba. Tapos, meron din pala tong effect na nagpapawet sa mga babaeng dry. Kasi diba, yung ibang mga babae, meron silang mga ganun. Minsan, reklamo nila yun na dry sila. Pero ito, bukod sa nakakaganda siya ng hormones mo, meron siyang effect sa mga babae na nag-wet sila. So, maganda rin siyang gamitin isabay sa mga herbal na yung mga gustong mag-wetness. Pero since po ako, kapapanganak ko lang, so bawal pa. Hindi siya pwede. Kasi, baby pa siya. So, ginamit ko lang talaga siya para nga ma-relax nga yung katawan ko, maging okay yung system ko since nakita ko naman sa iba, meron siyang effect na nakakaganda nga ng skin, ng face, 'di ba, nakaka-bloom. So, ayan yung effect pumutin niya ako talaga. So, 'yun. 'Yun na po, and
Till next vlog po ulit, stay tuned po kayo. Kasi may mga share pa rin po ako sa inyo sa susunod na mga vlogs ko. About naman sa mga pagpapaganda. Sige, we'll see kung ano pa yung mga bagay na nakatulong din sa akin. So, ayun guys, till next vlog na lang po ulit. Maraming pa po ako mga i-share sa inyo. And don't forget to subscribe, hit the bell, and like.